since it's my breakfast, actually it's already afternoon, pero at this point, breakfast pa lang sa akin kasi kagigising ko nga lang. Ayun nga, nagising ako dahil tinawagan ako ni Mr. Arnel Ignacio. Bibigyan daw ako ng tulong. Okay, bibigyan daw ako ng datong. Ayan, para magamit ko daw sa business ko, yung chicken, diba? Kasi I'm so glad naman na nafe-feel din niya kung ano yung mga pakiramdam na katulad ko. Because at first, akala ko nga naman, eh, sinampan ako dahil gusto na akong pakulong, mga ganung ganyan. Pero, he did that in order to take me to the right place para i-discuss ko ano yung mga dapat i-discuss. So, since naman na umiyak ako sa harapan niya noon, and of course, yun nga, because of my deep emotions ka ako, kaya ako nakapagsalita ng ganun. I'm so glad na patawad niya ako. I'm so glad na intindihan niya. Hindi lang yun, kundi talagang pati yung situation, lalo sa pandemic, di ba, naintindihan din niya. So, that's the reason why he is willing to help me kung ano man yung abot ng kanyang makakaya. So, alright. I will celebrate. Ito yung celebration ko in advance. Breakfast ko ito, pero it's already afternoon. So, I have made my egg sandwich with cheese. Egg and cheese sandwich. Okay. And of course, with cheese. Kasi favorite ko kasi yung ginagawa ko na sandwich or omelette, whatever you call it. Kasi ang nilalagay ko sa ano niya, sa thin crust niya sa ilalim, yung lumpy wrapper, and then two slices of bread, ganon. And then nilalagyan ko ng egg and then cheese. So perfect for my breakfast, diba? So kain tayo mga anak. Once again, Mr. Arnel Ignacio, thank you so much. Kasi dahil sa kanya, nagkaroon din ako ng malaking aral. Marami. And just the fact na sinabi niya na he did this because nanghihinayang siya sa akin because I am a great speaker. Sinabi nga niya, pwede na daw akong magiging konsehala kung sakaling mga